Ang Diyos ay Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Siya ay makapangyarihan. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, God is there and He is not silent. Let us bow down our heads before the Lord and let's pray. Our Father, we would like to just express our thanksgiving to you. We just would like to worship you. We just would like to express our grateful in adoration to what you are and we have been doing sa buhay namin. Hindi namin kayang isipin kung gaano namin nalampasan ang taong 2020. Kung titingnan namin ang aming kakayahan, kung aming titingnan ang aming mga pinagdaanan, parang hindi namin kakayanin. Ngunit dahil kami narito na, matatapos na ang taong ito, masasabi namin, Panginoon, that we can only attribute to you ang lahat ng aming mga pinagdaanan at ngayon ay nasa mabuti pa kaming kalagayan. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan sa amin. Papaano ka namin hindi sasambahin? At paano ka namin hindi bibigyan ng parangal? Paano hindi ka namin, Panginoon, paglilingkuran? Gayong napakabuti mo po sa amin. Panginoon, pagpalain mo po ang aming prayer meeting tonight. Bayan po, Panginoon, na maramdaman naming muli ang iyong paghipo, ang iyong panguna, ang iyong pagpapala sa aming mga buhay. Tanggapin po ang aming pagsamba, ang aming mga papuri. In Jesus' name, amen. Well, ngayong gabi, alam po natin that sinasabi po na someone said that depression strikes about 10 million Americans within any 6 months period. That was before na magkaroon ng pandemic. Christians are not excluded from depression. In fact, ang alam ko, hindi lang isa, hindi lang dalawa, may mga anak pa rin nga ng pastor na naapektuhan ito at may ilang nagpakamatay din. The psalmist ay nagsasabi na yung ito yung kanyang karanasan na sinabi niya, why art thou cast down, my soul? Bakit ganun ka? Gaano kakapangyarihan ba ang depression? Bakit ba kailangan nating tingnan ito? May nakita ako kasi na nakita ko rito sa Google, ang binanggit na ganito, depression can affect the immune system, making it harder for your body to fight infection. Some vaccinations, such as shingles vaccine, may even less effective in older adults with depression. Depression has also been linked to heart disease and increased the risk for substance abuse. Hindi iilan ang naapektuhan ito. Kahit matanda, kahit bata, walang iginagalang. In fact, marami nang pinatay. Ang sinasabi ng iba, ito ay emotional lang, pero marami nagsasabi na ito'y talagang isang sakit na kailangan sigurong hindi natin ipagwalang bahala. At ito ngayon ang ating pag-uusapan. Buksan natin yung ating mga Biblia sa chapter 46 of the book of Psalms, mga awit, kapitulo 41, talatang 1 hanggang 11, at babasahin ko ito sa Tagalog. Ang sabi ay ganito, sa mabuting balita, Biblia, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklulo kung may kaguluhan. Hindi dapat matakot mundo'y mayanigman kahit na ang dagat ang bundok ay matangay, kahit na magngangalit yaong karagatan at kahit ang mga burol ay mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay hindi masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga, nangingilabot din bansa't kaharian sa tinig ng Diyos, lupa'y mapaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan na ikaw'y hahanga. Maging pagbabaka ay napatitigil, sibat at palaso'y madaling sirain, baluting sanggalang ay kanyang tupukin. Sinabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos. Dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutay pinakadakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita.
Alam niyo, dito sa ating pinag-uusapan ito, pamagatan natin ito na fight depression. Labanan natin yung depression. Yung expression na, why art thou cast, my soul? Bakit ka nababahala? Someone said that the cure for depression is neither to look inward or to our source of grief, nor back to our past, nor inward to our problem. Iisa lang ang sinasabing pwedeng maging dapat na puntahan ng ating pag-iisip at ng ating pagtutuunan ng pansin. To look up upward to the living God. We do not know the person kung sino ang nag-write itong mga talatang ito. But we know that he has discouragement and he has depression. And within do sa mga sa 16 verses ng Psalms na ito, ay sinasabi na binanggit niya yung salitang why? Bakit? God was silent to him. Maybe he feels alone and abandoned. Maybe you're asking yung psalmist, why thou hast forsaken me? Dito ay masasabi natin, una sa lahat doon sa talata na ito, papaano natin ito lalabanan? Una, be thirsty for God. Mauhaw ka sa presensya ng Panginoon. Ang isa sa pinakamahirap na kalaban ng tao, yung spiritual dryness. Pagka ikaw ay wala ng ibuga sa iyong panloob, wala kang panlaban. Dahil kung ang iyong titingnan ay panlabas, pandemic dito, putok ng bulkan dyan, maraming mga nabahaan, maraming mga nasaktan, labanan ng gobyerno at saka ng NPA, ang dami nating pwedeng ikabahala sa ating kapaligiran. Marami din, hindi pa rin nababawasan ng mga nakakabahala ng nakawan, and so on. Talagang mahirap. Kung titingnan mo ang kapaligiran, it is so bleak, napakadilim. Subalit gusto kong ipaalam sa inyo na mayroon pa rin pag-asa. If you are thirsty for God, then, una sa lahat doon sa verses 1 and 2, the psalmist ay sinabi niyang he was thirsty, kagaya siya ng deer, thirsting for water during the time of drought. And we can have times of spiritual dryness in our lives. A thirsty for God or a thirst for God is a sign of spiritual life. Pag ikaw ay nauuhaw sa Diyos, pag ikaw ay naghahanap na ng Diyos, that is a sign na ikaw ay buhay spiritually. Ang natatakot ako, yung kahit anumang nangyayari na sa buhay mo, ay parang okay lang sa'yo. Napakahirap nito. Mas maganda yung pagka ikaw ay nasaktan, umaaray ka. Kesa doon sa kahit ikaw ay nasasaktan, wala nang pakiramdam. Kapatid, kung iyong nararamdaman na parang napakabigat na ng mga pasanin mo sa buhay at walang sapat na kaaliwang pwedeng magbigay sa'yo, kung ang iyong mahal sa buhay parang sa feeling mo ay parang kulang, kung ang naipakikita ng mga aliwan, halimbawa ay ng TV at ng kapaligiran mo ay kulang pa rin, why don't you try God? You have to be thirsty for God. Sa Kanya lang ikaw talaga mayroong pag-asa. Dahil siyempre sa tao, kahit yan ay asawa mo, kahit yan ay anak mo, kahit yan ay mga estudyante, at kahit yan ay BFF mo pa rin, mayroon pa rin mga pagkukulang iyan. At alam nyo, nakakalungkot lang kung ito'y dadagdagan pa na kung titignan mo ang kanilang kakulangan. Thirst. Be thirsty for God. Yun ang dapat gawin ng isang tao. Be thirsty for God. Not only do sa person of the Lord mismo. Be thirsty for the person of God mismo. At sinabi nga niya na gaya ng isang usa na nauuhaw, yun ang dapat maramdaman ng mga mananampalataya. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya at kung sakaling hindi malalim ang iyong ugnayan o di kayong fellowship sa ating Panginoon.
And you feel parang wala ka ng ibubuga. Parang hirap na hirap ka na natakbuhin ang buhay na to. Try God. Second is that not only you should thirst for the person of God, but you should also thirst for the presence of God. Doon sa verse 2 ay sinabi niyang he longed for the presence of God. At times, when we feel empty, alone, or even abandoned by God, tinatanong mo sa naroon ka. Alam niyo, natatandaan ko nung nagkaroon ng bagyo at nagkaroon ng ulan, maraming nagtatanong sa naroon ang Pangulo. Ay, alam mo, limitado ang Pangulo eh. Hindi naman niya pwedeng harapin yung bagyo. Hindi naman pwede siyang humigop ng baha. Hindi, wala namang sasakyan pwedeng sumalunga sa malalakas na bagyo. Ang Diyos lang. Kasi may limitasyon ang lahat ng tao. Huwag mong kalimutan ito. Kung ang iyong tinitingnan sa paligid mo, sa pakaliwa, pakanan, at dun sa iyong unahan o maging sa likuran mo, ay parang wala ka ng masulingan. Try looking up. Tumingin ka sa taas. Kasi may Diyos na hindi nagkukulang kailanman. At hindi siya natutulog kahit isang saglit man lang. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal. Be thirsty for God, kapatid. Lapitan mo ang Diyos. You can just close your eyes right now. And you say, Lord, I'm thirsting for you. I'm really hungering for you. I need you in my life. At kung sakaling kulang ang lahat ng mga tulong ng mga kapatid, mga anak, at maging ang asawa mo, hindi ka papagkukulangin ng Diyos. Ang pangalo, ang pangtatlo, hindi lamang you should thirst for the person of God. Not only you should thirst for the presence of God, but you should thirst for the power of God. Ang isa sa malaking problema ng mananampalataya at ng ibang mga tao, kala nila, kayang-kaya nila. Ah, kaya ko yan. Kakayanin ko yan. Only to find out na kulang ang kanilang baterya. Hanggat hindi ang Diyos ang siyang iyong kasama, mahihirapan kang salungahin ang magbibigat na problemang iyong kinakasalunga right now. Tinan mo sarili mo ngayon. Alamin mo ang iyong kinakasalungang mga problema, karamdaman, mga pangangailangang financial, yung iba siguro ay walang trabaho, yung iba na wala ng trabaho, yung iba siguro may hindi pagkakaunawaan sa kanilang tahanan at ng kanyang asawa, marahil ng kanyang mga anak, at marahil ng kanyang mga kaibigan. Tatandaan natin, isa lang ang hindi maaring mang-iwan sa atin, ang Diyos. Siya ang may sabing, I will be with you always. At ang may sabi pa ang Panginoon na, I will never leave you and I will never forsake you. Tandaan niyo yan. Kung sakaling lahat ng mga itinray mo na sa mga taong ito na pinagtiwalaan mo, failed you. Try God. So you should thirst for three very important P. The person of God, the presence of God, and the power of God. And I do believe, magiging napaka makapangyarihan mo. Pangalawa is you belie the troublemakers. Yung troublemakers ay nagsasabi, ang iyong una sa mga troublemakers mo, your mockers. Yung mga manunuya na nagsasabi, nagtatanong na, sanaro ng Diyos? Sanaro yung Diyos mo? His soul was troubled by the mockers. Mga manunuya. Mahirap yung mga taong dati mong pinagtiwalaan, dati mong kaibigan, pagkatapos ng ba-born again ka, hindi ka na nakisama, yung ikay may problema, saka ka naman tutuyain nila. Ang salmista ay nagsabi na ganito, dun sa Psalms 42 verse 9, at saka yung Psalms 43 verse 2, about being oppressed by the enemies. Dun sa Psalms 42 verse 3, at sa Psalms 42 verse 10, I spoke of the enemies mocking him, saying, where is thy God? Sanaron ang iyong Diyos.
Well, may ibang nagtatanong na, saan nga bang Diyos? Wala namang, hindi naman nakikita siya eh. Sabi nung isang bata nang tinatanong ng kanyang profesor, kung talagang may Diyos, bakit hindi natin siya makita? Alam niyo, sa totoo lang, hindi lahat ng nakikita, hindi lahat ng hindi nakikita ay hindi totoo. Tatandaan natin, hindi natin kita utak natin, pero alam natin ito nagpapaandar ng ating intellectual system. Huwag nating kalimutan, hindi tayo dapat padadaya sa mga manunukso at manunuya. Pangalawa, your even memory ay pwedeng talagang dagukan ka ng iyong mga nakalipas. Lalo na pag hindi ka marunong magpatawad ng sarili mo. The memory na nakalagay sa'yo, yung taong sumakit sa'yo, yung taong nanira sa'yo, yung taong ganito-ganyan, hindi mo patawad hanggang ngayon. The memory of your past is always oppressing you and it causes you to be depressed. Alam niyo ang pinakamahirap na kalaban ng tao? Alam niyo kung sino? Yung taong minahal mo ng sobra at ngayon, hindi na kayo magkaunawaan. Sabihin ko sa iyo, kaya ka nasasaktan dahil mahal mo pa siya. Bakit hindi mo balikan? Bakit hindi mo itry na maging positive ka dahil tayo kalaban ng Diyos dati eh? Pero alam mo, ang ginawa ng Panginoon, hindi niya forever na nagalit. In fact, He sent His only begotten Son to die on the cross for us. At yun ang beneficyo natin, tayo mayroong kaligtasan. Kapatid, kung nanghihina ka ngayon, if you feel so depressed, parang ikaw ay parang inaapakan ng mga problema at ng mga pagsubok na hindi mo na talaga kaya, ikaw ay parang iniipit, ginigipit ka, at hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin. Isa lang ang dapat mong gawin. Look up. Sabi ng Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. If our memory is persecuting you, ang totoo nito, hindi mapapalagayan kung nagpatawad ka. You are a forgiveness away from your sad and bitter memory. Desisyonan mong patawarin, desisyonan mong unawain yung mga taong hindi nakakaintindi o di kayo nakasakit sa'yo. Bakit hindi mo itry na ganun? Mahal ka ng Diyos. Tatandaan natin, kung lahat ng mga tao ay hindi ka na maintindihan, mayroon pang kayang umintindi sa'yo. Huwag mong iisiping you are alone. Tatandaan natin, ang Diyos ay kasama natin. Let's go to the third one. Believe and trust God. Yun ang kahulihan. If you believe and trust God, then unang mangyayari dyan is you must be honest before the Lord. Yung tanong na, why art thou cast down my soul? Bakit ba ikaw eh lungkot na lungkot aking kaluluwa? An honest question to himself. Bakit ba? Alam mo, pag ikay naging honest sa sarili mo, makikita mo rin doon ang sagot. Kasi ikaw lang ang nagtatago ng iyong mga nakalipas na pagkaminsan ay umiipit sa iyong sarili mismo. Why art thou cast down my soul? Bakit? Ikaw kasi ang nagpapahirap mismo sa sarili mo. Sometimes you persecute yourself. Ikaw mismo ang nananakit ng sarili mo. Bakit hindi ka magpatawad? Bakit hindi ka umunawa? Bakit hindi ka mag-share ng pag-ibig sa iba? Kung sakaling ikaw ay
hindi nakatikim ng magandang pagtrato in the past, itry mong ikaw naman ang magmahal ngayon. Because love begets love. Tatandaan natin yon. Ang honest question, not only for himself but for sa ating Panginoon, is, why hast thou forgotten me? Hindi totoo yon. Ang sagot ng Diyos, andito ako. Ang Diyos natin ay hindi nang iiwan. Sabi ng Biblia, I will never, never, never leave you. And I will never forsake you. Napakagandang isipin na kung ang Diyos ay parang hindi mo maramdaman, that is the time when you need to pray. Because God is present everywhere. He is just a prayer away from you. You are just being deceived by your emotion. Tandaan natin, kahit hindi natin maramdaman ang Diyos sa ating tabi, at kahit hindi natin nakikitang kumikilos ang Diyos ay Diyos pa rin, at nariyan pa rin yung Diyos natin. Hindi pwedeng matanggal dahil yung Diyos natin at ang kanyang reality ay totoo pa rin. Huwag kang manghina. Lakasan mong loob mo. Kasi may Diyos na kakampi ka. May Diyos na kasama ka. Naniniwala akong kayang-kaya mong harapin ang bagay na to. Natatandaan ko si Moses. Sinabi niya sa Deuteronomy chapter 32 verse 4. Sabi niya, he is the rock. His work is perfect. For all his ways are judgment, a God of truth, and without iniquity, just and right is he. Sabi naman ni David, he only is my rock and my salvation. He is my defense, and I shall not be moved. God is my salvation and my glory. The rock of my strength, my refuge is in God. Psalms 62 verses 6 and 7. Kaya nga, kung iyong nararamdaman na parang you feel na parang walang nagmamalasakit na sa'yo, believe and trust God. What should you do? Be honest before the Lord. Pangalawa, be hopeful in God alone. Ikaw ay laging umasa sa Kanya. Tatandaan natin, ang sabi ng sikreto na sa dapat na gawin lamang ay nakalagay sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things, including everything na iyong parang ninanais, shall be added unto you. Kapatid, there is no reason why you should be worrying, why you should be depressing. God perfectly understands ang iyong predicament. Tatandaan natin, you are not alone. Naiintindihan ng Diyos ang iniiyak mo. Naiintindihan ng Diyos ang lahat ng problema mo. Sabihin mo lang sa Kanya. Express it to Him. Your frustrations, your problems, your everything. Siya yung person na pagsasabihan mo na hindi ka ipagkakalat ang iyong mga kahinaan. Siya mismo ang tutulong sa iyo to overcome your depression. And isang araw ay masasabi mong, praise the Lord. Kung hindi sa Kanya, hindi ako ganito. Naniniwala akong kaya kang tulungan ng Panginoon. Not only that you should be honest before the Lord, not only you should be hopeful in God alone, but you should be helped by God. Patulong ka sa Diyos. Ang problema kasi, ang gagawin ng tao, bago lumapit sa Diyos, marami na muna siyang pinagagawa. At pagdating ng tinatawag nating parang last resort na lang ang Diyos. Hindi last recourse ang Diyos. Dapat siya ang una mong puntahan. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi lamang siya tatay mo. Siya'y lumalang sa'yo. Siya yung nagmahal sa'yo.
Kaya dapat siya yung unang-una mong pupuntahan. Siya yung unang-una mong lalapitan. Kapatid, hindi ka dapat namumroblema ng ganyan. Sabi dun sa Psalms 43 verse 2, God is our refuge. Chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in times of need. Siya ang ating present need in times of our need. May isang nagtanong, yesterday, God helped me. Today, He'll do the same. How long will this continue? Yun ang tanong. Kahapon, tinulungan ako ng Diyos. Ngayon, tinulungan din niya ako. Ang tanong, hanggang kailan ba ito magpapatuloy? Ang sagot, forever. Praise His holy name. Maniwala ka, my forever. Ang Diyos natin ay naroon, handa kang samahan hanggang sa kahuliang sandali ng buhay mo. Let's come to a conclusion of this message. I would like you to take these four very important principles in life. Una, conquer spiritual darkness. You must conquer spiritual darkness. In times of depression or spiritual dryness, you must continue to trust. Pray, praise, and offer Him the sacrifice of praise. In times when you are confused, when you feel that you have nothing at walang-wala ka na, dumating ka na sa punto na wala ng direksyon ng buhay mo, conquer spiritual depression or darkness sa pagitan ng Panginoon. Siya lang ang napakamakapangyarihan, wala ng iba. Pangalawa, control your feelings. You must not allow your feelings and emotion to affect your faith. You must trust God instead. He is in control and He cares for you. Reaffirm your faith over and over again. Tatandaan natin, yung puso narito lang sa may dibdib. Yung utak natin nasa taas. Hindi dapat yung puso ang nangunguna dyan sa utak. At hindi naman baliktad sana yung utak mo ang nariyan sa dibdib mo at yung iyong puso ang siyang naroon sa utak. Hindi eh. Ay bakit ganun? Ang binibigyan natin ng mas malakas na direksyon at parang laging nangunguna sa atin ay yung ating emosyon. Oo nga pala, emosyonal ka. Pero huwag mong kalimutan, ang utak ang dapat nangunguna. Hindi puso, sapagkat yung utak ay nilalang ng Diyos sa may ulo mo na nagsasabing yan ang dapat manguna, yan ang dapat makipag-communicate sa ating Panginoon, and you must dapat talunin, control, dapat yan ay talunin, dapat yan ay mag-submit sa kapangyarihan ng kaisipan, sapagkat yung kaisipan kalimitan ay nagsasabi ng totoo. Ang emosyon, hindi. Ang emosyon natin is fluctuating. Maya-maya, oo. Tapos maya-maya, hindi. Kaya, you must control your emotion. Third, you must completely trust God. Remember, God's faithfulness and claim God's promises for the future. Ang Diyos natin, huwag mong kalimutan, siya yung ating Panginoon nung nakalipas, siya yung ngayon, at siya yung sa kinabukasan pa. Kaya natin siyang pagtiwalaan, kapatid. Oo, maniwala ka. Sapagkat ang Diyos natin ay subok na, kaya nating ipagkatiwala ang Diyos. Asa Diyos yung ating mga kabalisahan at mga problema. Kahulihan, claim God's presence and promises each day. Claim God's promises and presence and promises each day. Kung hindi mo pa kilala ang Panginoon at hindi pa siya ang naghahari sa buhay mo, bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataong mag-control sa buhay mo? At kung naman ikaw ay mananampalataya,
bakit kinukuha mo ang renta ng buhay mo? Ibigay mo sa Panginoon. Siya ang dapat na nangunguna diyan. Kasi ang tawag mo sa Kanya, Panginoon. Ay pwede bang ang Panginoon ang tagasunod at ikaw ang nangunguna? Hindi naman, di ba? Kaya mo tinawag na siya ay Panginoon sa iyong dapat na susunod. Gawin mo siyang tagapanguna ng buhay mo. At sabihin mo, not I, but you. At ang sabi nga ng banal na kasulatan, ang Diyos ang ating tanggulan. Siya ang dapat nating pagtiwalaan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming napag-usapan ngayon. Naniniwala, Panginoon, kami na kung may kasama ako ngayon sa aming prayer meeting ngayon, at kung sila man ay nagigipit at nagkakaroon ng mabigat na problema sa buhay, hawakan mo ang kanilang puso. Hawakan mo ang kanilang isip, Panginoon. Iparamdam mo sa kanila, Panginoon, that they are not alone. When they feel that they are surrounded by nothingness and loneliness, help them realize that you are there and that you are not silent. Bless your people. In Jesus' name, amen and amen.